Kumusta mga kaibigan? Welcome back na naman sa ating Munting Channel. Kapag kayo ay nakakita ng ganare sa pag-uusapan natin, ako ay kunin ninyo at baka ay makatulong din sa inyo. Pero bago tayo magpatuloy mga kaibigan, kung kayo ay bago lang dito sa aking Munting Channel at hindi pa nakasubscribe, pindutin nyo na ang subscribe button at notification bell para isa rin kayo sa unang makapanood kapag mayroon tayong bagong upload. So ayun na nga, wag na nating patagalin pa na mga kaibigan. Kayo ga minsan in napapadpad o napapadaan sa mga ilog o sa mga batis na siyempre dumadaloy din ang tubig. Alam nyo ga na maraming hiwaga na nakikita diyan sa mga ganyan lugar, sa mga ilog o batis o mga sapa, ganun din sa mga bukal o balon ang tawag ng iba. So diyan maraming mga nakatirang hindi natin nakikita. So ayun na nga, alam nyo ba na kapag kayo ay nakakita ng dahon na digay ang ilog ay umaagos, ano? Subalit kapag kayo ay nakakita ng dahon na sumasalungat sa daloy ng ilog o sa kanyang agos na wala namang hangin, kunin ninyo. So dapat hindi ganare sa nakikita ninyo, ano. So syempre malamang iikot ang dahon din ni etare parang maliit na talon. So yung persa niyan iikot. So dapat hindi ganare. So dapat kung makakita kayo noon yung sa yung diretsong agos ng ilog. So dapat walang ganaring maliit na talon. So dapat yung dire-diretso siya. Tapos hindi siya nadadala bagkos sumasalungat pa siya ng walang hangin. Kumbaga ibig kong sabihin hindi naman ganun kalakas ang hangin upang siya matangay pasalungat sa agos ng ilog. Kunin ninyo iyon. So para saan naman ang galing niyan bro, no, ano? So yun, kunin ninyo, patuyin ninyo at maaaring yung daladalahin. So iyon magaling na daladala ng mga taong madaling mabola o madaling maloko o madaling mabudol, ano, yun yung madaling mapasang ayon ng mga magaling na mabubudol, yung ika nga matatamis ang dila. So kapag daladala niya yan hindi siya basta-basta matatangay sa kanilang kagustuhan. Kontra hypnotismo na rin iyan. So alam na ninyo naman, ano, kapag may mambubudol nandun na rin ang kasamaang hypnotismo. Alam nyo gan, kapag kayo na-hypnotismo, ano, maaari nyong ibigay ang mga detalye ng mga bank account ninyo sa mga taong hindi ninyo naman kakilala at sasamahan kayo na mag-withdraw. So ang mga gumaganap na ganyan grupo-grupo at sila gumagamit nga ng mga matatamis na salita. Ika nga parang magkakakilala na kayo, tagal na, ano, yun ang mga estilo nila upang kayo maloko. Lalo na kapag alam na marami kayong pera, ano. So hindi nila kayo basta-basta maloloko. Maraming modus iyan, ano. Kunyari nagpapatulong o may tatanong sa iyo kung saan-saan sa ganito, gayaan, magpapasama sa iyo, ano, hanggang sa manghihiram na sa iyo ng kung ano-ano. At magugulat na lang ikaw, wala na siya sa tabi mo. Nabudol ka na. So kapag ikaw may daladala niya, hindi ka nila agad mapapasang-ayon sa kanilang mga kagustuhan. Ganon din kung ikaw dalaga, no? Magaling din iya na daladala ng dalaga, no? Upang siya hindi mapasang-ayon ng mga lalaking magaling manggayuma, no? Lalo na kung ang gamit na panggayuma yun sa mga nilalagay sa inumin, hindi agad siya madadala niyan. Ganon din yung mga grupo-grupo ng mga special opera, no? Na ang modus pala mambudol, hindi kayo basta-basta madadala niyan. Minsan pa naman, kahit isipan nyo hindi kayo madadala ng mga nambubudol, ano, sa isip nyo walang
maluloko kung walang magpapaloko, ano, yun ang nasa isip niyo. Subalit kapag kayo ang nadali niya, nako, maitanag na ang ninyo sa inyong sarili, nako, ay bakit ako naloko? Dahil iyan nga minsan ay may gamit na hipnotismo na para bang biglang makakalimot ka sa mga nangyayari sa buhay mo. At magigising ka na lang o babalik ka na lang sa ulirat mo nakaupo ka na lang sa isang tabi na nakatulala, hinang-hina at latang-lata. Hanggang sa ngayon ay marami niya na nagkalat sa lansangan na. At kung marami din mang CCTV, nako, hindi rin naman nila mauhuli. Dahil ang kilos ng mga ganyang grupo mabibilis at saka organized or organisado, ano, planado. Kaya bago ka pa man magreklamo, nako, nakatakas na sila. Malayo na. Mahusay din ito na daladala ng mga tendero at tendera upang sila nga hindi maloko. Lalo na ng mga customer na abusado. Alam nyo gan na maraming customer na manloloko. Kung mayroong tendero at tenderang manloloko at mandaraya, nako, marami ring mamimili na manloloko. Lalo na kapag ikaw bago lang sa paningin nila, no? Yung ika nga bago ka pa lang na nagtitinda. Dahil iyon ay challenge para sa kanila, no? Dahil kapag ikaw naloko, panalo sila. At ang premyo ay yung laman ng kaha o ng perahan mo. So ayun ang bisa ng dahon na sumasalungat sa agos ng tubig kapag kayo nakakuha. So ito ay para lang sa mga madadaling mapasang-ayon ng mga kagustuhan ng iba. Yung gang ikaw sige laang ng sige, ano? Na ang ending kung minsan maaaring ikapahamak mo pa. So ito ay para sa mga naniniwala lang. Kung hindi ka naniniwala, nako, ignore mo na lang. Yun, shoutout sa iyo, William Socias, Tony Pujeda, Janjan Alub, at Mikael Ponteres. Shoutout ho sa inyo lahat. Maaari nyo rin ho silang bisitahin sa kanilang mga channel at sila ay nag-upload din ng iba't ibang mga videos. At katulad pa rin ang dati hanggang sa muli, maraming maraming salamat ho sa inyong panonood. Good luck, God bless, at ingat ho kayo palagi.